Abrahams dati siya. Okay? Si Sarah, bago tinawag na Sarah, Sarai. Okay? Nabago lang yung kanilang pangalan nung pinangakoan sila ni Lord na magkakaroon sila ng anak. And they will become, Abraham will be a father of many nations. And the name of Nahor's wife, Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah and Iscah. Ito yung mga nakakatamad pa sa akin, di ba? Sa Genesis. Di ba? Panay pangalan. Ano kaya tanggalan kayo ng pangalan? Yung kapatid ni ganito, yung malaki ilong, kapatid niya yung panguang ilong. Yung masingit mata, pinsan ng luwa mata. Walang pangalan. Ganun lang tayo mag-usap. Anak ka ng tatay mo. Anak ka ng nanay mo. Kasi walang pangalan, pati nanay mo eh. Alam niyo gano'ng importante yung pangalan? Di ba? Jesus, God called us by name. Kaya huwag kayong tamarin pag pangalan na yung mga binabasa. Okay? Okay po ba yun? Kasi pagdating niya ng Chronicles, Exodus, nako, Leviticus, panay pangalan niyan. So tuloy natin. Now Sarai was barren. She had no child. Terah took Abram, his son, and Lot, the son of Haran, his grandson, and Sarai, his daughter-in-law, his son Abram's wife, and they went forth together from Ur of the Chaldeans to go into the land of Canaan. But when they came to Haran, they settled there. The days of Terah were 205 years, and Terah died in Haran. So let's pray. Let's bow our head. Lord, ang tatay, anong pangalan? Terah. Ilan ang anak? Tatlo. Yung unang panganay, Abram, Nahor, and Haran. And then, ano nangyari? Namatay yung bunso, si Haran. Ang sabi nga nung, alala ko, kadalasan, pero isang movie lang naalala ko, yung Troy. Sabi niya, it's not supposed to be na yung tatay ang naglilibing sa anak. It should not be like that, na yung magulang, may tita niya yung anak niya na inililibing. Dahil it should be like yung mga anak ang naglilibing sa mga magulang kasi tumanda sila at namatay. Supposed to be hindi nauuna yung anak mamatay. So pag ganun yung nangyari, medyo mabigat na usapan to. And the truth is, marami naman sa atin ganun. Sino ba dito hindi namatay ang taas ang kamay? Wala kayo namatay na kamag-anak? Pusa, daga, ipis, lamok. Okay? Yung iba, lahat tayo namatayan o mamamatayan. So ano nangyari? Namatay una yung anak kaysa doon sa tatay. Bunso pa. Tapos sabi dito, binanggit ka in the presence of his father. So, mas mabigat sa magulang na naunang namatay yung anak. In the land of his kindred, nakatira sila sa Iraq. Taga-Iraq. Iraq is po itong si Abraham. Yung Chaldeans o yung Babylon, this is Iraq. Modern day Iraq. And sabi dito, ang pangalan ng asawa ni Abraham is, ano po? Anong pangalan? Sarai. Okay? Sarai. Tapos sabi dito, nung sila'y naglakbay, saan sila papunta? Papunta sila ng ano? Tingnan nyo. Ang destination is Canaan. Ito yung land of promise. Ito yung Israel today. From Babylon, from Iraq, papunta sila ng Israel. Okay? Then, sabi dito, pero habang sila'y bumabiyahe, papuntang Israel o Canaan, ano nangyari? Namatay na si Haran doon pa lang sa Ur. Pabiyahe na sila, papunta na sila ng Canaan. Ano nangyari along the way? Hello? Ano nangyari? Papunta sila sa Canaan, tumigil sila ng Haran. At sa pagtigil nila sa Haran, saan dapat sila papunta? Canaan. Sino ang promotor ng pagpunta doon? Siguro nilagay ni Lord sa puso ng tatay na si Terah, doon kayo titira sa Canaan o Israel. Pero instead na doon sila tumira, doon sila makarating, hindi sila nakarating doon. Saan sila tumigil?
tumigil sila sa Haran. At doon na kinamatayan ni Tera ang Haran. Okay? So ito po yung tsura ng mapa kung naliliwanagan pa kayo. Ayan ang Babylonia, Ur of Chaldees, dyan sila galing, yan yung modern day Iraq. Nagbiyahe sila patungo dito sa Israel, ito yung Israel. Ayan, ang tawag noon ay Canaan, Land of Canaan, Land of Promise. Pinag-aralan namin sa Bible School, sa seminary, na itong area na yan, Mediterranean Sea yan, ang tawag yan, Fertile Crescent. From Turkey, Malta, Island of Malta doon, Egypt dito, yung Horn of Africa, yung area na yan is Fertile Crescent. Crescent ang orte niya, pero yun yung area na punong-puno ng fertility. Kasi the rest of the places dito, disyerto to. Okay? And ang pinakasentro ng Fertile Crescent, Israel. Kaya nga doon, nung nandudun kami, may mga mangga na mas mataas lang sa akin ng konti. Hindi na sila lumalaki. Pero ang bunga nila, isang tambak. Okay? Nakahilera doon sa disyerto ang mangga. Ang liliit, pero ang bunga, ang dami-dami. Kita niya naman sa Facebook, yung mga ubas na mas malaki pa sa tao yung, di ba, yung buwik. So, ganun kataba yung lupa ng Israel. Napakaliit na bansa, pero powerful, rich. So, doon sila papunta, lupain pangako, at maraming pangako ang Diyos sa lupain na yan. Doon sila nagmula, patungo sila doon, pero pagdating doon sa Haran, iyon ay part ng Turkey. Okay? Diyan po nagkakagulo ngayon. Part ng Turkey yan, doon sila nagstay. Tumigil na doon si Tera, kasama si Abraham and the team. At di na sila nakaalis doon. At doon na namatay si Tera. Halfway? Hindi eh. Siguro 75% na yung nabiyahe niya eh. Diba? 75%, 25 na lang eh. Malayo na yung nabiyahe. Maraming tao dito, malayo na ng biyahe, pero pagdating sa banda-banda ron, tumigil. So ito yung topic natin ngayon. Sabi mo sa katabi mo, ito topic natin. Ang pag-uusapan natin ngayon, umaga, sabi mo sa katabi mo, ikaw. Buhay mo ang pag-uusapan natin. Yung journey mo. Hindi journey ni Abraham, journey mo. Gagamitin lang natin si Abraham ngayon, tsaka si Tera, pero ang pag-uusapan natin, ikaw. Okay? Tanoy mo, okay ba? Okay. The journey of Tera and Abraham. So, nagsimula itong team ni Tera, the tatay and the anakis team, nag-set ng goal. Ang goal na nila ay, yung goal na pupuntahan nila, ito yung destination ng kanilang buhay. Sino sa inyo may goal? Taas ang kamay. May goal ba kayo ngayong taon? May 1 year goal, may 5 years goal, may lifetime goal? Meron ba? Ang taong walang goal, walang purpose. Pag wala kang destination, wala kang mararating. Nasubukan nyo nang sumakay ng bus at nung dumating yung conductor, sabi sa inyo, saan ka pupunta? Bahala na po kayo. Ano gagawin kaya ng conductor sa inyo? Ha? Baka ilaglag ka sa, ano, sa bus. Sabi siguro ng conductor, may tiriling to ah. Mag-depress kaya to. Pag tinanong ka, saan ka pupunta? Ngayon, tanongin mo yung katabi mo, saan ka pupunta? Anong destination mo? Anong goal mo? 1 year, 5 years, lifetime goal. Ano ang goal mo sa buhay? Saan ka patungo? Itong mag-ama, may goal. Okay? Ang goal nila, yung destination ng buhay nila, Canaan. Ito yung promise land. Ito yung pangakong lupain ng Diyos kay Abraham, pinasa kay sinanak ni Abraham. Isaac, then Jacob, then ito yung pinaglaban ni Moses na marating. San Jose, hindi siya nakapasok nung buhay siya. Okay? Pero nung namatay na siya, nagpakita siya kay Jesus at si Elijah, nakapasok din siya. Pero afterlife. So, ito yung pangako ng Diyos sa kanila. Ito yung goal nila. Ito yung destination nila na kailangan nilang marating. Promised land, pinangakong lupa na punong-puno ng pangako.
lupain punong-puno ng pagpapala. Sabi nga nila, time nila Moses, flowing with milk and honey. Kaya maraming langaw doon. Kasi pag napanis yung milk, magiging curd. Sabi nila, ay talaga? Hindi po, wala po langaw doon. Parang Japan lang yan, walang ipis. Yung flowing with milk and honey, ibig sabihin, saganang lupain. Okay? Sagana. Na hindi mo kailangan pumiga ng baka para ka umani ng gatas. Talagang masaganang lupain ito, kagaya ng nabanggit ko kanina, sa gitna ng Fertile Crescent, ang Israel ang pinaka magandang lupain. So, ito yung pangako ng Diyos sa kanila at lupain na punong-puno ng pangako. Ayan, sino naman sa inyo ang may pangako ang Diyos sa palagay niya pangako ito ng Diyos na mangyayari sa akin? May pangako ba ang Diyos sa inyo? Na mangyayari ang pangarap nyo? Yung layunin nyo? Now, itong mag-ama kasama yung team, nag-start sila na abutin yung pangarap. Nag-start sila na pumunta doon kung saan sila dapat naroroon. Abutin yung pangarap, abutin yung goal nila. Sino sa inyo nagsimula ng abutin yung pangarap niya? Tatlo, good. Yung the rest, nangangarap lang. Sino sa inyo may ginagawa na para abutin yung pangarap? Okay, good. Ito ngayon ang problema. Itong siste. Nung inaabot na nila yung pangarap nila, biglang, kumbaga, nalubak itong si Terra. Nag-stop over siya sa lugar na ang pangalan ay Haran. Alam niyo yung Haran? Base dito sa story at sa verses na binasa natin, anong magre-remind kay Terra about the place Haran? Ilan ang anak ni Terra? Tatlo. Abram, Nahor, and Haran. At ang namatay sa anak niya, si Haran. Kaya pagdating niya doon sa lugar, nakapangalan ng anak niya, nangyari. Hindi na siya nakaalis. May mga pangalan kayong ayaw marinig, tama? Hello? May mga pangalan kayo na sana hindi na-invento yung pangalan na yan. I hate that name. You hate that name because you hate the person na unang gumawa ng kalokohan sa'yo at lahat na may pangalan ng ganun, damay-damay na. Naalala ko noon, may na-meet Sturgy rin sa Jollibee. Medyo matanda na siya pero smart. Head yata ng NSA ba or NFA. Tapos nasharean niya. Ang sabi, yung asawa ko taga Bicol, niloko ako at gusto kong patayin ng mga anak ko dahil sa kayamanan na naipon na nasa pangalan niya pero wala sa kanya yung pasaporte, yung bankbook. Sabi niya, kaya lahat ng taga Bicol, asara ko, buti na lang walang taga Bicol dito. Ah, meron! Buti na lang wala siya dito! Imagine mo, wala naman kayong kasalanan. Kilala niyo ba siya? Hindi! Di ba? Eh, ba't siya galit sa inyo? Diba? Ganito yung nangyari kay Terra eh. Namatay yung anak niya, ang pangalan Haran. Pagdating niya sa isang lugar, nakalagay doon, welcome to Haran. Wala na, hindi na siya nakamove on. Na-stuck na siya sa Haran. At doon siya sa Haran, namatay. Nangarap ka, nagsimula kang umabot ng pangarap mo, ginawa mo lahat para yung pangarap mo maabot, pero nung na-emotional ka na, namatay din kasama yung pangarap mo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang emo. Alam niyo, daming imbento ng demonyo eh. Few years back, nauso yung, di ba, nauso yung punk, mga punks, mga Jeff Rocks, mga rappers, yung mga metal. Nauso yun eh, mga pormahan ganun. Tapos nauso din yung mga nerd. Then nauso yung emo. Alam niyo yung emo na uso? Pinaka-worst na invention ng demonyo nung nauso yung emo. Dahil ang sumunod noon, nung na-invento yung emo, sunod-sunod na yung cases of depression. Alam niyo yun? Nag-emo itong si Terra.
Kinamatay niya yung kanyang pag-iimo. Tingin ka sa katabi mo, sabi mo, huwag kang imo. Sa kabila, huwag kang mag-iimo. Mag-nimo ka, pero huwag mag-imo. Okay? Sarap i-prito yan. Casting imo. Gawa kayong pelikula, casting imo. Nag-imo si Tera doon sa lugar na kapangalan ng kanyang anak at doon siya namatay. Sabi mo sa katabi mo, nakakamatay ang imo. Nakakamatayan. Isa-isahin natin. They stop and dwell in Haran. Supposed to be, dadaan lang sila sa Haran. Dadaan lang. Pero hindi sila dumaan. Ang sabi ng verse, they dwell. Pag sinabing dwell, nagtayo ng bahay, nakipagkaibigan na doon, nakipagsalamuhan na doon, nagnegosyo na doon, doon na sila tumira. Yung stopover, hindi na stopover, stop forever. Diretso na. So they're stuck in Haran, they cannot move on. Itong tatay, nag-imo. Hindi ko lang alam, siguro pati mga kapatid na rin, uy, kapangalan ng anak ng kapatid natin. Dito na tayo. Dito na tayo. Di ba? Alam niyo yung mga emosyon na binibaby? Nagiging damulag yan. Napapatay sila. They are emotionally in prison in the past. Pagdating nila sa Haran, doon nila na-realize, teka lang, hindi pala tayo nakamove on pa. Teka lang, nakakulong pa pala tayo sa nakalipas. Teka lang, nakakulong pa tayo sa pangyayari nung nakaraan. At doon, hindi na sila kumawala. Tingnan mo yung katabi mo. Nakakulong ka ba? Sa nakalipas. Sa nakaraan. Ang biyahe nila nung nagsimula, forward. Ngayon, ang biyahe na nila, backward. Bakit? Nostalgic trip eh. Ang nostalgic trip, nagbabalik. Ala-ala, nang tayo'y mag-sweetheart pa, namamasyal pa sa luneta, nang walang pera. Memories, memories. Alam niyo, yung mundo punong-puno ng mga kanta na ano eh, yung huwag mo mong kakalimutan kahit meron ka ng bago. Mga ganun. Para ano? Para pahirapan mo ko? Bubo ka ba? Huwag yung pakikinggan yung mga ganong kanta. Hindi kita. Alam niyo. Ito nangyari kay Tere. Nagbalik ala-ala sa nakaraan. Imagine mo, babalikan mo yung araw na namatay yung anak mo, tapos, anong pakiramdam? Nagkasakit lang yung mga anak niyo maliliit, anong pakiramdam? Di ba? Ito namatay! Tapos babalik ka doon, kumbaga, tapos na yan eh. Nasaktan ka na eh, lumuha ka na eh. Naghinagpis ka na nung panahon na yun. Ngayon, binabalikan mo pa, uulitin mo yung nakaraan. Raramdamin mo na naman yung pait, yung sakit, yung lungkot, yung hirap, yung luha nung kamatayan ni Haran. Katalinuhan ba to na bumalik ka pa sa dati mong pinagdaanan na mahirap at malungkot? Katalinuhan ba to na kailangan mo pang balik-balikan? Alam mo, nung panahon ng ganito, nung hapon, nalip ako ng hapon. Teka lang, wala na hapon ngayon. Di ba? Ang panahon nga na ng hapon, pag dumating yung mga hapon, andyan yung mga hapon, yung mga babae, takbon, di ba? Natago. Ngayon, pag sinabi, andyan yung mga hapon, nasan? Iba na mo ito ngayon. Hello? Tapos na yun. Kalimutan nyo na yung nakaraan. Move on. Nagbalik-tanaw itong si Tera. At sa pagbabalik-tanaw niya, naligaw na siya kagaya ng pulpitong ito kanina. Hindi na nakabalik.
Namatay na dun. Yung sa tabi mo, huwag mo nang binabalikan ang nakaraan. Lalo na, sobrang pangit yan. Iniwag ka na nga ng boyfriend mo na pangit eh. Bakit mo pababalikan? Pangit nga eh! Niligtas ka na ni Lord! Niligtas ka na! Magpasalamat ka, Lord. Thank you. Niligtas mo ko sa kapahamakan. Niligtas ka sa pangit na ugali ng girlfriend mo. Niligtas ka na! Huwag ka nang malungkot. Magsaya ka. Amen! Amen. Yung sa katabi mo, magsaya ka. Pagdiwa. Don't stop in Haran. Sabi mo sa katabi mo, don't stop in Haran. Ano ba yung Haran mo? Bahala ka kung ano yung Haran mo. Pero, ang Haran dito, yung pag-iimo mo. Yung pagdadrama mo. Yung pag-nostalgic trip mo, tigilan mo na. Stop it. Sabi mo, tigil ka lang. Huwag ka nang magdrama. Okay? Terah died in Haran. Bakit siya namatay? Yun nga eh, nagpadala sa kanyang emosyon. Lagi natin sinasabi, ang puso walang utak. Lahat ng taong puso, emosyon ang ginagamit, nagmumukhang bobo at tanga. Pasensya na kayo sa word ko, wala naman ako ibang magamit. May suggestion ba kayo? Sige, listen natin, moron. Imbisil. Hello? Pag emosyon mo ginagamit mo, utak mo hindi gumagana. Hindi pwedeng magsabay itong dalawang ito. Okay? Kaya pag ikaw emosyonal, i-process mo muna yung emosyon mo, pahupain mo, then think about it. I-process mo sa utak mo, tama ba itong kalokohong ginagawa ko? Okay ba ito? Kasi hindi gumagana ang emosyon at utak at the same time. Alam niyo yun? So pag emotional ka ngayon, huwag ka muna mag-desisyon. Huwag ka muna gumawa ng kung ano-ano. Kasi sira mo yan. Hello? Pag emotional ka, tumahimik ka, mag-relax ka. And then gamitin mo utak mo. Kung yung emotion mo kanina, yun pa rin ba ang tama mong gagawin ngayon na hindi ka na emotional? Dahil pag imo ka talaga, gulo-gulo eh, from one mistake to another mistake. Palalim ng palalim yung pagkakamali mo at pagkakasala mong nagagawa. Dahil emosyon mo ang pinahiran mo. Unchanged emotion, so unchanged emotion is abnormal. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, normal tayo. Gananin mo, normal tayo ha. Normal. Ang hindi nagbabago emosyon, abnormal. Kunyari, masaya ka ngayong umaga, tawa ka ng tawa, tanghali na, tawa ka pa ng tawa, nakasakay ka na sa bus, tawa ka pa ng tawa, nakaupo ka na sa tabi ng bangketa, tawa ka pa rin ng tawa. Normal yan? Normal yan? Abnormal yan! Baliwang ganun! Kanyari, pag-isip mo sa umaga, lungkot mo. Biglang binuksan mo yung radyo, kung tayo'y magkakalayo, ang tangin. Iluwang. Tapos nabukas ka ng TV. Kadramahan din. Layasan at iwanan din ang topic. Hagulgul ka na. Hagulgul ka na hanggang gabi. Eh gabi may telenovela din. Wala ka nang magawa sa buhay mo. Di ka na makabukon. Ilang araw ka nang umiiyak. Umiiyak ka na umaga hanggang gabi. Normal ba yan? Hindi normal yan. Normal umiiyak. Normal masaktan, normal malungkot, normal tumawa. Pero pag yan lumagpas ng 24 oras, abnormal na yan. At hindi ka abnormal. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka abnormal. Kaya ang emotion, nagbabago. Kaya ang emotion, hindi mo pwedeng asahan dahil nagbabago yan. Ang utak at desisyon, hindi nagbabago kasi pinag-isipan to. Amen? Pag nag-desisyon ka based on emotion, walang foundation, walang basis. Maya-maya magbabago yan sa mga kalalakihan, sabi ng science. At the age of 24 to 25, tsaka lang yung emotional
conscient nila na de-develop. Kaya kung kayo mga babae at may mga ngako sa inyo below 25, 16 tayo na forever. 16 ha? 16 years old ha? Tayo na forever. Sabi ko sa iyo, forever na yan, 3 months to 6 months, ibig sabihin yan. Hello? Youth, makinig kayo, youth ng mga babae. Pag hindi pa lang magpas ng 25 at sinabi sa iyo, ikaw na talaga ang forever ko. Magbilang nga ng 3 months to 6 months. Yan ang forever. Ngayon, kung willing ka maging forever niya hanggang 6 months, go! Tapos magdadrama ka pagkatapos. Oo, alam ko kami na. Bakit ganun? Meron siyang bago. Every 3 months ang forever. Every 6 months. Hello? May mga youth ba dito? Babaeng youth. Okay? Kaya nga, pag ang lalaki nagsabi sa'yo, edad 30 na, napakakasalan ka, malamang totoo na yan. 27, 28, 30, malamang totoo na yung sinasabi. Pero pag below, 25, nako, ang forever niyan, hanggang 6 months maximum. Yung sinasabing lahat. Siguro, out of 1,999 yan. Meron naman talagang committed from, ano, up to that age. Pero, mostly, hindi. Kaya kung kayong mga youth, nagpapabola sa mga lalaking yan, tayo na talaga. Di ba? Kasi ang ganda-ganda mo. Eh, may dumang mas maganda sa'yo. Ayun talaga yan eh. Maliban na kasi siya. Eh, meron pang mas maganda. Tandaan nyo, laging meron mas maganda sa'yo. At pag ang commitment niya na emosyon at mukha, wala. Luluha ka lang. Wala, walang ganun dito. Wala. Kaya walang kwenta itong preaching ko eh. Kasi wala naman dito. So, unchanged emotion will kill you. Ito kinamatay. Ito kinamatay ni Tera eh. Sakit. Nawala siya sa akin. Ito namatay, walang kumuha, si Lord lang. Eh, paano kinuha nila? May kumuha ang iba. Paano na? Unchanged emotion will kill you. So much love will kill you. Emotionally, simulan yan, emotion. Then, utak mo gulong-gulong na. Okay, wala ka ng kapayapaan. Then, spiritual mo, affected na. Hindi ka na nakakapag-pray ng matino. Hindi ka na makapag-serve kay Lord ng tama. Devotion mo, requirements na lang. Para lang masabing meron. And then, nanghihina ka na physically. At pag ito nagtuloy, mamamatay ka na. Patay ka na emotionally, patay ka na mentally, patay ka na spiritually, idamay nyo na financially, pero physically, later on, pwede mo ikamatay ito. Dahil ang mga imo, namamatay. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka imo. Okay? Allow your emotion to feel the loss and pain. That's normal. Temporarily. Kaya nga meron tayong tinatawag na bounce back. Okay? Then move on. Move forward. Okay lang yan. Umiyak ka. Okay lang yan. Nasaktan ka. Hindi ka naman robot. Okay lang yan. Sabi mo sa katabi mo, okay lang masaktan. Okay lang umiyak. Okay lang lumuha. Pero maghahapon na eh. 1 month na? 1 week na? Abnormal na yan. At hindi ka abnormal, sabi mo. Tagal mo nang nalulungkot. Ang tagal na. May mga kilala ko na ikikwento ko nga dito eh. Nabigo sa pag-ibig. Nabigo nung sila yung mga 17. 16 na eh. 16 na. 16 sila nabigo. 16 na sila ngayon. Hindi na ka move on. Oh, yung isa, nandito, no? Hindi ko lang sabihin, baka malaman niyo pa. Nakaupo sa bangketa, yung shirt niya hanggang dito. Yosi ng Yosi mag-apon. Iniisip niya, ala-ala, nang tayo'y mag-sweetheart pa. Ganun siya. Tapos yung isa naman, yung shirt niya naman, mas mataas hanggang dito. Kasi mataas yung rango niya. Lakad siya ng lakad ng ganun. Military to, ha? Hindi na ka move on. 16? 60 ka na ngayon, hindi ka pa na ka move on. Normal to.
At lahat ng tao dito, normal, di ba? Normal? Lahat ng mga normal, taas ang kamay! Move on! Don't die in Haran! Huwag mo kamatayan yung drama mo! Habang nagsasaya sila, yung mga taong nanakit sa'yo, ikaw nagmumukmok, lugi ka! Siya nakamumula, ikaw hindi pa, lugi ka! Hello? Temporary lang yung loss, temporary lang yung pain. Tuloy ang laban, tuloy pa rin ang agos ng buhay mo. Tuloy pa rin. Normal emotion meant to change. So don't die in Haran. Sabi mo sa katabi mo, don't die in Haran. Huwag mong kamatayan yung kadramahan mo. Huwag mong kamatayan yan nangyari sa'yo. Sa Genesis 12, 1-4, karugtong ng 11 na binasa natin. So namatay si Haran, namatay si Terah dun sa Haran. Now, nagsalita ulit si Lord. Now the Lord said to Abram, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. So nung namatay na yung tatay na si Terah, nagsalita ulit si Lord. In the Old Testament, hindi lagi nagsasalita si Lord. May mga season. Hindi kagaya ngayon na pag nagbasa ka ng Bible, devotion mo, pwede kang kausapin ni Lord agad. Naglalakad ka dyan, biglang nangusap si Lord sa heart mo o sa mga taong nagsasalita sa'yo. Sa preaching, si Lord laging nangungusap ngayon. Unlike before, may panahon lang. So nangusap uli si Lord, now this time, kay Abraham, sabi niya, lumabas ka na dyan, alis ka na. Tuloy mo na yung dapat mong tapusin. Yung hindi nyo narating ng tatay mo, gawin mo na ngayon. Get out from your country, from your kindred, your father's house, to the land that I will show you. Punta ka na. Yung original yung plano, ituloy mo. Yung goal nyo, abutin mo. Okay? Then, sabi dito, I will make of you a great nation. Gagawin kitang dakilang bansa, and I will bless you and make your name great so that you will be a blessing. I will bless those who blesses you, and him who dishonor you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed. So Abram went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he departed from Haran. Ang tagal na kamungkod. At least nakamungkod. Abraham continued the journey. Para kay Abraham, yung Haran, hindi lang siya isang emotional experience or encounter. Double dose yung Haran sa kanya. Una, yung Haran, kapatid niya namatay doon pa lang sa Land of Ur. Pagdating dito sa Haran, naalala niya rin siguro yung kapatid niya, pero this time, doon din namatay yung tatay niya. So dati, isa lang yung emotional burden na may namatay sa pamilya, yung kapatid lang, ngayon pati yung tatay niya namatay doon dahil sa Haran na yan. Dahil sa Haran na yan, namatay yung tatay niya. So when it comes to Abraham, ang nagpapaalala sa kanya ngayon, yung kamatayan ng kanyang kapatid at kamatayan ng tatay niya. So, kung itong si Terah nagdrama doon sa Haran, mas lalong pwedeng magdrama si Abraham because dalawa na ang dahilan. Tama ba? Dalawa na dahilan eh. Tatay niya, kapatid niya. Kaya minsan, maraming dahilan para hindi ka magpatuloy. Maraming dahilan. Kunyari, yung mga nag-a-abroad. Marami silang dahilan para hindi mag-abroad. Papatayin ka doon ng amo mo. Hindi mo kilala. Iba kultura, iba lingwahe. Tapos mangangamuhan ka at ang dami mga balibalita na pinapatay. Pero anong dahilan? Bakit sila nagpapatuloy na magtrabaho sa abroad? Pamilya eh, di ba? Alam niyo, ito. Maraming dahilan para hindi ka magpatuloy. Pero bigyan mo ng isa, kahit man lang isa na mabigat na dahilan para ka magpatuloy pa. Hello? Kahit isa lang na mabigat na dahilan para ka magpatuloy, itutuloy mo yan. Amen ba?
Alam niyo, pagpapastor, pagdinig ko sa ministry, sabihin ko sa inyo, mas marami akong dahilan para itigil na itong kalokohan ko. Mas marami akong dahilan para wag ko nang ituloy yung ginagawa ko. Ang dami kong dahilan. Every day, every week, every Sunday, ang dami kong dahilan para sabihin, tama na ito, Lord. Ang dami kong dahilan. Alam niyo kung bakit ako nagpapatuloy? Isa lang na mabigat na dahilan. Mahal ko ang Diyos. Dahil kung mahal ko tao lang, dami naman tao din sa iba eh. Pagmamahal lang sa Diyos talaga yung pumipigil sa akin para itigil lang na ginagawa ko. Ito si Abraham, marami siyang reason para huwag magpatuloy, doon na lang tayo sa Haran. Dito namatay yung kapatid, dito yung pangalan ng kapatid kong namatay, dito rin yung tatay ko namatay. And besides, ang dami na namin nakulit ng mga ari-arian dito, marami na kami kaibigan nandito, nandito na lahat halos yung mga kumpare kong kumadre namin, at saka yung mga kamag-anak o yung mga negosyo namin dito nag-grow. Pag biniyahin pa namin ito ng Israel, ng Kanaan, teka lang, baka mamatay yung mga livestock, ang dami to. Tapos paano yung mga emotional connection namin sa mga taong nandoon na sa Haran? Paano na lang to? Paano na lang yung kaibigan namin? Paano? Maraming paano. So maraming reason not to move forward. Maraming reason, huwag na tayong tumuloy. Pero isa lang ang reason niya para tumuloy. Sinabi ni Lord eh. Mahal niya si Lord eh. Pasunurin siya kay Lord. Okay? Plus may bonus na blessing dun sa pupuntahan niya. Imagine nyo, kung hindi sumunod si Abraham, asa kaya tayo ngayon? Alam nyo ba na ang Bible galing sa Israel? Na ang Savior, si Jesus, galing na Israel? Paano kung itong mamang to, nagmukmok, nag-emo, na-depressed, at hindi na nagpatuloy? Kawawa ang mundo. Kawawa tayo ngayon, walang Savior. Walang Bible. Alam nyo, ano ba yung pinagdadaanan nating lahat? Maraming reason para hindi ka mag-move forward. Maraming reason para itigil mo na yan. Pero bigyan mo na isang mabigat na mabigat, o tatlo mabigat, o kahit isang mabigat na dahilan para magpatuloy ka pa. Nung dumating sa time ni Moses, nasa Egypt sila palabas, at nagpasaway yung mga Israelita, nagalit si Lord, sabi ni Lord, uubusin ko yung mga yan. Pikon na ako sa Israel. Uubusin ko yung mga yan, at Moses, mula sa iyo, gagawa ko ng panibagong bansa. At hindi na ako sasama sa inyo, sabi niya. Anghel ko na lang, hindi na ako sasama sa inyo. Kasi yung pillar of fire, pillar of clouds by night, by day, and pillar of fire by night, yun yung presence ni Lord. Sabi ni Lord, hindi na ako sasama sa inyo. Pumunta kayo ng promise lang kung gusto niyo. Ano sabi ni Moses? Lord, kung hindi ka rin lang sasama sa amin, wala nang promise lang, ayoko dun. Kasi ang gusto ko, ikaw eh. Ayoko na lang pumunta doon. If your presence will not go with us, sabi niya sa Exodus, don't take us there. Huwag na lang kami pumunta doon sa promise. Ito yung commitment eh. Pag lahat ng dahilan mo para magpatuloy, wala nang dahilan, tutuloy ka pa ba? Ang pinakamatibay na dahilan ng mga nag-upload is pamilya. Paano wala ka ng pamilya? Paano kung pamilya mo gulo-gulo na? Tutuloy ka pa? Paano kung yung sinasabihan mong dahilan, wala nang dahilan? Tutuloy mo pa? Mabigat na dahilan ang pamilya, pero bigatan mo pa. Sabihin ko sa inyo, ako yung ginagawa ko kaya ako nagpapatuloy. Mas maraming reason para ako mag-stop. But there is only one strong reason kaya ako nagpapatuloy dahil kay Lord. Si Moses, sabi niya, Lord, ikaw yung dahilan eh, kaya kami lumabas ng Egypt. Kung wala ka sa promise land, ayoko dun. Gusto ko ikaw eh. Sabihin mo sa katabi mo, bigatan mo pa yung dahilan mo. Kung nagsisikap ka para sa future family mo, good yan, good. Walang problema dyan. Gusto mo umunlad para sa future ng mga anak mo, good yan. Pero, lagyan mo pa na mas mabigat na dahilan. Okay? Kasi ang buhay mahirap. May mga season na halos wala ka nang makitang rason para magpatuloy pa. May season na ganyan. May season naman na inspired ka, ang sarap gumising. Di ba? Ang sarap magtrabaho, pero may panahon na parang ayaw mo nang gumising. Kung dati, tinatanong ka bakit ka bumabangon dahil lang sa kape, eh ngayon wala nang kape. Di ba? Paano pa? Kaya make a bigger reason
why you need to go on. Dahil minsan dumadating sa buhay nating lahat na mas maraming dahilan para tumigil ka na lang. Ayan, bigatan mo. Ang daming dahilan para tumigil, pero meron lang isang rason para ka magpatuloy. At sobrang bigat itong rason na to. Pamilya mo, yung pangarap mo in the future, o higit sa lahat, si Lord. Amen? Si Lord ang pinakamabigat na rason para tayo mag sumungo sa buhay. He didn't allow his emotion to dominate his decision. Nagpatuloy si Abraham kahit mas marami ng dahilan ngayon para hindi mag-move on. Mas marami ng dahilan para hindi mag-move forward, pero nag-move forward pa rin siya. Noong time ni Terah, isa lang dahilan, naalala na lang yung kamatayan ng anak niya. Sa panahon ni Abraham, mas marami ng rason para hindi magpatuloy, pero tumuloy pa rin. Tumuloy pa rin. Sabi mo sa katabi mo, tuloy pa rin. Hindi niya hinayaan na yung emosyon niya mag-dominate ng desisyon niya. Pag nag-desisyon ka, base sa emosyon mo, wala kang mararating. Hanggang dyan ka na lang. He obeyed God, not his emotion. Tandaan nyo, ang Lord natin, si Lord, si Jesus. Hindi yung emosyon natin. Hindi yung sarili natin. Abraham decided to obey God in the midst of pain, sorrow, and loss. Dinesisyonan niya, hey Lord, iiwan ko itong mga katropa pits ko dito. Mga barkada ko, yung mga kapartner ko sa business, yung na-develop kong community, yung alaala ng kapatid ko, yung alaala ng tatay ko, iiwan ko dito. At susundin kita. Tutuloy ako. Iiwan ko lahat ito. Sa kabila ng pain, sa kabila ng sorrow, sa kabila ng kawalan, dinesisyonan ni Abraham na sumunod sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Amen? Desisyonan mo. Sabi mo sa katabi mo, desisyonan mo. Tumuloy pa rin. Masakit man, even when it hurts. Diba? Even when it's hard. Kahit masakit, kahit mahirap, sunod lang kay Lord. Amen? Amen? Dahil ang kagandahan sa Biblia, sinulat yung pangit, sinulat yung magaganda. Walang tinago dito. Unlike other religious books, no, yung mga religious books na iba't ibang religion, ang sinulat lang sa mga book nila, yung magaganda. Sa Bible natin, ito, real life story to. May sublime, may blessing, lahat nandito. Pero sa ibang book na religious, walang ganun. At nakita natin, yung mga sublime na to, sa dulo, laging happy ang ending. Amen? Laging happy ang ending. Huwag ka lang titigil sa gitna. Huwag ka lang titigil sa harang. Promise lang tayo. Abraham moved forward to his destiny. At ang destiny niya, promise lang. Tayo may destiny. Tayo may pupuntahan. Tayo may tinakda na si Lord na kailangan nating marating. Kailangan lang nating magpatuloy. He didn't allow his ugly past to prevent him to reach his beautiful future. Your past will not determine your future. Tandaan nyo ito. Ano mang kapalpakan nyo nangyari sa iyo nung nakaraan, gaano mang kalalim yung kinalaglagan mo sa kalukuhan at kasalanan mo. Alam nyo, sabi ko nga, kung merong makasalanan, di ko kayo ilalang. As far as I know, siguro ako yung pinakamakasalanan dito sa grupong to. No? Nung hindi pa ako born again, dami kong kalokohang ginagawa. Lahat ng bisyo na sa akin. ABS, CBN, nandun lahat dyan. Hindi nyo alam yun, magtanong kayo sa mga matatanda dyan. Alak, babae, sugal, kabaret. Diba? Bar, nightclub. Kasi doon ako nagtatrabaho sa nightclub eh. Nung yung Marikina Concepcion na yan, hilera niyan mga bar, di ba? Sikat na sikat ang Kalumpang tsaka Concepcion noon. Doon ako nagtatrabaho. Doon ako nakatira. Tapos, nung nasa Baguio ako, yung may-ari nung Parvis Disco dyan, tsaka lambat dyan sa EDSA, uncle ko. Sa Parvis sa Baguio, ako yung nag-manage. So talaga yun ang buhay ko eh. Lahat ang kalokohan na sa akin.
Tapos nangamor na din ako, lalo na nung bago, excited ako kay Lord, pero hindi perfect. Ang dami kong kalokohan, ilang beses din ako nag-backslide. Ano niya yun? Pero ito lang one thing, na kahit Kristiyano na ako, sumasablay pa rin ako. Ito lang yung heart ko. Every time na binibless ako ni Lord, in spite of my sin, binibless ako ni Lord, parang ganito, kalokohan na yung ginawa mo kanina, bigla kang ibibless ni Lord. Sa akin, sampal yun eh. Binless ako, kahit lumuloko ako, kahit may kasalanan ako, binless ako, sampal sa akin yun. And the more na ginagawa ni Lord sa akin na binibless ako habang gumagawa ako ng kasalanan, na-humble down ako eh. Nahihiya ako. Nahihiya ako, hindi isang beses to, paulit-ulit ginagawa ni Lord. So, nagpapakumbaba ako at hindi ako nagyayabang sa kasalanan. Ito yun. God gives grace to the humble. Kahit makasalanan ka, kahit kalokohan yung ginagawa mo, pero kung magpapakumbaba ka, yung grasya ni Lord, kaya kang iligtas at abutin. Kaya. Pero, nagkakasala ka na, luko-luko ka na, ang yabang mo po, well, right, di nga ako inaano ni Lord, oh. Maya-maya, kikidlatan ka na lang dito ang tama sa gitna ng noong. Yun lang naranasan ko, ang sama-sama ko pong tao. Pero every time na ako'y kinakausap ni Lord, binibless ako ni Lord. Umattend ako sa congregation, kinakausap ko ni Lord. Yung puso ko, wasak eh. Lord, sinasabi ko, Lord, alam mo yun, mahal kita eh. Yan lang talaga eh, sablay na naman ako eh. Yung ganun. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang mayabang. Mararanasan mong grasya ni Lord. Kahit dami mo pang sablay. Ito yan. So kahit ano pang kasalanan ginawa mo, kalokohan ginawa mo, palpak na nangyari, kabiguan nangyari sa nakaraan, hindi yon dapat maka-apekto sa ngayon mo at bukas mo. Nakaka-apekto lang yan pag hindi ka naka-move on. Makaka-apekto lang yan pag hindi ka nag-move forward. Nandito ka sa future pero ang buhay mo nasa past. You're living in a time machine. He didn't allow the circumstances to dictate his future. Ganito lang yan eh. Pag ikaw nadapa, nalaglag sa kasalanan, sa kalokohan, sumablay, nabigo, pinagsabihan ka na, nasaktan ka, ngayon iyak-iyak ka, okay lang yan! When you fall or fail, pick up something. Nalaglag ka na rin lang, nadapa ka na rin lang, pag tayo mo, may mapulot ka man lang sana sa karanasan mo. Pick something. May lesson ka dapat natutunan doon. Natutunan mo yung lesson na yon. Ngayon, because of that lesson, you become more strong than before. At yung lesson mo, may turo mo sa iba. Sabi ni Peter kay Lord, Lord, hindi kita iiwanan kahit magkaano-ano pa ang mangyari. Sabi ni Lord, Peter, mamayang gabi, pagkakanulo mo ako 3 times, titila ko ang manok. Pero sabi ni Lord, don't worry, Peter, pinag-pray ko yung pagbagsak mo. Pinag-pray na kita bago ka pa bumagsak. At pag nakabalik ka na, palakasin mo yung mga kapatid mo. Palakasin mo yung iba. Minsan, inaalaw ni Lord yan para ka matuto. Pero when you fail, you must learn something. You must pick up something when you stand up. Then move forward. Huwag kang nadapa at pagtayo mo, wala kang natutunan. Ang nakita mo lang, sugat lang. At sa sugat na yun, 3 taon, 5 taon, 60 years, sugat ko, naalala ko na naman, nabigo ako kay ganito. Di ba? Minsan yung sugat mo, ang nagpapaalala sa iyo nung nakaraan, dapat ang sugat mo may natutunan ka. Ngayon sa katabi mo, move forward. Tuloy pa rin. Abraham reached his destination, the promised land. He allowed God to complete what God has started in his life. Nagsimula si Lord eh, sa Ur pa lang. Napunta ng Haran, natigil yung ginagawa ng Diyos. Maraming Kristiyano, ang init-init sa simula, sa kalagitnaan, nawala. Sa simula, talagang excited silang mag-serve kay Lord, mag-win soul, mag-make disciple ng tao, pero dahil sa mga pangyayari, nawala. Tumigil. Naglaho yung init. Naglaho yung apoy. Because of emotional baggages, tumigil sila. Pero ito si Abraham, dinesisyonan niya. Tuloy natin to. Okay? He allowed God to complete what He started. Sabi ng Philippians 1:6,
He who began a good work in you, in us, He will be faithful to complete it. Si Lord, He is the Alpha, He is the Omega. Pag sinimulan niya, tatapusin niya. Walang intro boys, intro girls kay Lord. Tapos talaga. Yun nga lang yung proseso, hindi ganun kadali. Madugo. Pero pag willing kang magpatuloy, tutulungan ka ni Lord. Amen? Willing ka ba? He who began a good work, siya na nagsimula ng magagandang bagay sa'yo, tatapusin niya yan. Huwag ka lang ihinto. Kahit hirap ka ngayon, kahit malungkot ka ngayon, kahit bumagsak ka ngayon, kahit sumablay ka pa ngayon, huwag ka lang ihinto, magpakumbaba ka lang, tuloy ang laban. Tuloy ang biyahe. Amen? The blessing of God is in moving forward, not in going backward or staying still. Sabi ni Lord, labas ka dyan, Abraham, punta ka na doon sa pangako ko sa'yo. I-bibless kita doon. At lahat ng bansa mabibless sa'yo. So, ang pag-bibless ni Lord, wala sa pagmumukmok, wala sa pag-iimo, wala sa pagiging standstill mo, nandiyan ka na lang, wala ka nang nagawa. Ang blessing ni Lord ay nasa mga taong nag-move on. Nag-move forward, nandoon yung blessing. If you want to be blessed, hindi lang pera, kundi pati yung saya. Ang tao hindi makamove on, malungkot buhay. Okay? Malungkot buhay. Bakit ka magmumukmok dyan ng napakahabang panahon? Sabi ni Lord kay Moses, Moses, bakit ang tagal mo? Nagmumukmok ka dyan. Move forward. Tumawid na kayo sa Red Sea. Ano pa inaantay mo dyan? Ang tagal na. At the age of 75, Abraham began to possess the promised land. He forget the past and leads his future. Ito na nga. Pinatandaan na lang. Pero it's better late than never. Kaya nga yung mga edad 60, 50, ay hindi na ako magagamit ni Lord. Hindi. 75 na ginagamit pa eh. Si Moses, 80 eh. Wala na kami magagawa. Ano mo magagawa? Niligtas ni Moses 1,000,000 tao edad 80. Ilan ka ba? 60, 50. O, di mas marami kung may niligtas na tao. 75 to, ginamit pa ni Lord. 75, nakamove on pa. Tagal na nun eh. Diba? Pero nakamove on. Go for your goal. Sabi sa katabi mo, go for your goal. Ituloy mo lang. And lastly, Terra para Abraham. Some are like Terra. They grow old and die without moving on. Ang dami nito. Dami kong kilala. Yung nakwento kong dalawa kanina, ang tatandaan na nila ngayon, ganun pa rin sila maglakad. Tapos nakatambay pa rin sa bangketa kay Jose. Tumandaan at lahat, hindi naka-move forward. Lagi ang usapan, alam mo, nung unang panahon, nung panahon ng hapon, alam mo, kasi yung una kong pag-ibig, eh kung may unang pag-ibig, pwede may pangalawa. Pwede may pangatlo. Kaya lang, sana kada kabiguan mo, may natutunan kang bago para the next time parang hindi ka na magkamali. Ay dami mo ng supply eh. Di ba? Ang dami mo ng supply. So learn. Learn something sa mga kasablayan mo yan. Relationship man yan, business man yan, trabaho man yan, pag-aaral man yan, o sa buhay at pamilya, natuto ka na. And this time, mas matalino ka na. At pag natuto kang magdesisyon ng tama, ayon sa kalooban ng Diyos, matalinong desisyon, hindi ka na mabibigo. Mabibless ka na. Amen? Kaya huwag mo saran. Huwag mo itigil. So, ang iba, kagaya ni Terra, tumanda na lang, hindi na nakamove on. Tanong mo yung katabi mo. Tatanda ka ba? Nang hindi nakamove on? Masaktan na ako nun. Ayoko na mamulit ulit. Diba? Ayoko na masaktan ulit. Ayoko na umibig ulit. Kasaktan na ako. Drama mo? Pwede naman umibig ulit. Kaya lang, siguraduhin mo na this time. Hello? At ayaw niyong magsalita. This time, sigurado na. Pag kagaya ni Terra, they wasted time and potential in life. They will waste their future.
Nagsasayang sila ng oras, kamumukmok. Nagsasayang sila ng oras, walang inspiration, panay desperation. Tingnan niya yung mga tabi niyo. Ang gagandang babae, di ba? Ang popoging mga lalaki. Tingnan niya. Kaya sasayangin mo yan? Pag iniwan ka, ibig sabihin, hindi alam yung value mo. Hindi marunong kumilatis ng ginto. Ng diamond. Maraming tao hindi marunong kumilatis ng diamond. Actually, ako isa yun. Yung mga suot kong diamond, wala kong nakikita ng kaibahan dito, kundi parang makabaso lang din eh. Sister Jerry, marunong. Maraming tao hindi marunong kumilatis ng mahalaga. Pag hindi ka pinagpahalagahan, hindi marunong kumilatis ng mahalaga. Kaya humanap ka nung kikilatis na mahalaga ka. Huwag mong isiksik yung sarili mo. Huwag mong ipilit sa ayaw. Amen? Huwag mong ipilit. At tandaan nyo, si Lord lagi may nakatakdang tao para sa bawat isa. Kung love life ang topic ha. Si Lord di nawawala ng tao. Emotion kasi yung topic dito. Emotion na lang. Pasensya na. Sabi emotion. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka magsayang na oras. Huwag mo sayangin yung kapugian mo at kagandahan mo. Huwag mo sayangin yung potential mo, may mararating ka pa. Pag narating mo yon, lahat ng mga tumagi sa'yo, ano? Di ba? Some are like Abraham. Though it's painful and hard, yet they move on. Yung iba, kagaya ni Abraham, ang hirap na umalis. Ang hirap na magsimula ulit. Ang hirap kalimutan. Pero tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Sige, isa pa. Tuloy pa rin. Sige. Handa. Yan. Handa na kayo? Handa na kayong ituloy? Kahit masakit? Kahit mahirap? Kahit lumalakad ka, umiiyak ka? Tuloy? Sabi dito, he forget the past and reads his destiny. Sino gusto niyong gayahin? Si Tera na namatay doon sa Haran, sa pagdadrama? O si Abraham na kahit nasasaktan, nahihirapan, tuloy? Lahat ng gustong maging kagaya ni Abraham ito ngayon.